bakit ngayon magluluto naman tayo ng ginisang petchay at kalabasa or ginataang petchay at kalabasa. Ay, hindi pa pala mainit. So anywho, gigisa natin itong ating sibuyas, bawang, at saka garlic dito. Tapos pag fragrant na siya, ihahalo na natin yung iba nating ingredients. Ito muna siya, lalagyan na natin siya ng bagoong. So itong bagoong pwede natin i-replace ng asin at saka ng patis. So, pero this time, may bagoong tayo yung ilalagay natin. So, gisa lang natin ito ng konti. Okay. Then afterwards, ihahalo naman natin na itong ating kalabasa. So, hindi na muna natin siya nilagyan ng, anong tawag dito? Hindi natin siya nilagyan ng shrimp. Kasi magluluto tayo ng lumpia. Katernan ito mamaya. So, ngayong nahalo-halo na natin sila, lalagyan naman natin ng ating coconut milk. So, kung naaalala niyo itong coconut milk na to, yung kalahati nung ginawa natin sa gising-gising at yung kalabasa ay nung sa ating pinakbit. Alright. So, at least, diba, gamit na gamit yung ating mga gulay at saka ingredients. Okay? So, lagyan lang din natin siya ng 1/2 na tablespoon ng suka. Hindi ko lang kung bakit eh. Pero yung sinusundan kong recipe, lagyan daw. So, sundan lang natin. Kunti lang siguro. Tingnan natin kung para saan yan. So, yon. So, hayaan lang natin itong kumulo. Siguro, hintayin natin hanggang mga 8-10 minutes. Silip-silipin lang natin. Ang sabi lang kasi dun sa instruction na sinusundan ko is until medyo mukhang luto na siya. So, tingnan natin. And then, pag paluto na siya, ilalagay na natin dito yung ating sili at saka yung ating petchay. So, balikan natin siya. Estimate ko 10 minutes. Ito na itsura niya. Patayin na natin yung heat source natin kasi maluluto pa rin naman siya. I-add natin yung ating petchay at saka yung ating sili. So, hayaan lang natin siyang mag-wither and then tapos na. Meron na tayong ginataang kalabasa with petchay. Yan ang kainin ng ating food today. So, happy eating! So, serve natin siya with lumpia. Thanks to Kuya Jay's Instant Lumpia na available sa Lander. See you lang. Bye!